Ang ating banal na ebanghelyo po ay tungkol sa banal na espiritu. At ang banal na espiritu po na ipinahayag ni San Juan ngayon ay kinumpara niya sa isang hangin. Ang hangin, masabi nating hindi nakikita pero nararamdaman. Hangin na naroroon and very powerful, invisible yet felt. At sabihin po nating hindi nakikita ng mga mata but very, very powerful. Ito pong banal na espiritu ang nagpabago sa buhay ng mga disipulo. Sila po, they were greatly transformed by the power of the Holy Spirit. From being coward his disciples, they became bold missionaries of the Holy Gospel to the point that they were ready to die for their faith. From selfish individual, they were transformed to become a real disciple of the Lord. Mula sa pag-aagawan nila ng posisyon, ang mga disipulo'y nabago ang kanilang buhay. Dinalisay, pinatatag, at pinagyaman at pinanday ang kanilang karakter ng pagdating ng banal na espiritu. Kung kaya naman ang kanilang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay masasabi nating makapangyarihan sapagkat ito'y sa kapangyarihan ng banal na espiritu. At sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, ay nakita natin ang bunga ng pagdating ng banal na espiritu. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng sumasampalataya at lahat ng kanilang mga kabuhayan ay pinagsama-sama nila. At pagkatapos, walang nagdarahop sabagat ipinagbibili nila ang kanilang lupa at bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol na ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. They were one heart and one mind sabagat ito ang kaloob ng banal na espiritu sa kanila. Ito po sanang hilingin natin sa mga araw na ito na tayo po ay patnubayan ng banal na espiritu upang katulad ng mga disipulo, mabago ang ating buhay. Because the work of the Holy Spirit is to transform the face of the earth. The favorite dwelling place of the Holy Spirit is the Word. And the Holy Spirit operates in the heart of those people who believe. At ang banal na espiritu po ay mararamdaman ng mga taong nananampalataya sa kanyang kapangyarihan. Kaya naman, ito ang idalangin natin, na katulad ng mga disipulo, babaan din tayo ng banal na espiritu. Babaan din tayo ng kanyang kapangyarihan. Ang buong Pilipinas makaranas ng pangalawang Pentecostes. Sa darating na kalalan, ito po ang ating hilingin, naliwanagin ang ating puso, isip at kalooban upang piliin natin kung sino ang tamang kandidato. Kandidato na magdadala ng pagbabago sa ating bansa. Kandidato na magbibigay sa atin ng bagong pag-asa, ng bagong buhay, at ng bagong maunlad na pamumuhay bilang bansa. At tunay tayong magiging perlas ng silangan. At tunay tayong magiging Pilipino, pili na, pino pa, chosen to be refined. At katulad ng mga disipulo, they were refined by the power of the Holy Spirit. Tayo rin po ay patuloy napapandayin at lilinangin ng banal na espiritu. Kung tatawagin natin siya sa ating buhay at siya'y hahayaan nating manguna sa ating buhay upang sa ganon masaksihan ng mundo ang pagpapanibago hindi lamang sa sambayan ng Pilipino kung hindi sa buong mundo. Come Holy Spirit,
transform the face of the earth. Amen.